Another question from random post at ito ay post ni Sir Cahill Michael. A sum of money is to be distributed among A, B, C, D in the ratio of 5:2:4:3. If C gets 1,000 more than D, what is B's share? Is it 500, 150, 2,000, 2,500, or 1,800? If you haven't answered this yet, try to answer this first before you will see our solution. Basahin natin ulit ha. The sum of money is to be distributed among kay A, B, C, D in the ratio of 5:2:4:3. If C, okay, isa-isahin muna natin si A, B, C, D. Itong si A ratio niya ay 4. Kapag sinabing ratio, parang nilist na bali siya sa pinaka-total ba? Na yung mga ano tawag dito, dinivide na yung whole amount sa kanila, tapos nilist yun, yung pinaka-list, yun yung parang ratio. Just in case lang ha, like example, yung isa 50, yung isa 100, yung isa 25, tapos kung ilist mo lang yan siya, hanapan mo lang ng greatest common factor, which is 25, so ito ay 1, this is 4, and this one is 2, so magiging ganito, yan yung ratio. Okay? So, ang hanapin natin yung parang original na number. So, ganito ang gagawin natin. Okay? Si A, yan yung si 5. Pero, let N be that number na i-multiply natin para dun sa original na number. Na original niyang share. Okay? Then, si B is equals to 2N. Tapos, si C, that is 4N. At saka si D, and that is 3N. Ayusin lang natin ng konti. If C gets 1,000 more than D. So, si C, asan si C? Itong si 4N. C equals 1,000 more, 1,000 plus yung kay D. So, ang C natin ay 4N equals 1,000 plus yung kay D na 3N. So, therefore, ito na yung formula na magbibigay sa atin ng sagot. Galing ito dito. If C gets more, if C gets 1,000 more than D, ito yung formula dito mismo. 4N, yan si C, ay equal sa 1,000 more than D. 1,000 plus 3N. Ngayon, isolve na natin yan. So, ipagsama natin ang mga like terms. Si 4N at saka si 3N. I-transpose natin sa kabila si 3N since pang-add siya, pang-minus siya dito sa kabila. So, 4N minus 3N, nandito pa rin si 1,000. 4N minus 3N, N na lang siya. So, N is equals 1,000. So, therefore, ang mga N dito, that is equals to 1,000. So, i-delete nga natin ito. 1,000, di ba? Ang sabi ko, yung N, yan yung pang-multiply, yung number na i-multiply natin sa lahat. So, 5, itong 5, i-multiply natin ng 1,000 kasi yan yung equivalent, isulat nga natin ganito. Yan yung, ang N, ay, ang equivalent niya ay 1,000. So, this is 5,000. 2 times 1,000, and this is 2,000. Next, 4 times 1,000, this is 4,000. And the other one is 3 times 1,000 equals 3,000. Ano ngang tanong? What is B's share? 2,000. So, letter C. If you have any questions, just comment down below or punta kayo dito sa FB group natin sa Philippine Civil Service Review for All. Pwede kayong mag-post dito. Marami tayong mga members na happy sagutan yung mga tanong nyo.